maging bukal sa inyong puso ang inyong mga ginagawa at hindi napipilitan lamang. Gumawa kayo ng mabuti at aani kayo ng mabuti. Gumawa kayo ng kasamaan at aani kayo ng kasamaan. Ako'y nagagalak sa mga taong laging nananalangin at laging sumasamba sa akin. Mag-ingat lamang kayo sa mga bagay dito sa lupa, baka maituon ninyo yung sarili. Handa na ba kayo sa aking pagdarating? Konting pagtitiis na lamang, laging sumayong aking pag-ibig. Kau na, Sister Julie. Sa inyong lahat. At papurihan ng Diyos dahil kompleto pa rin ng ating Ministry of the Prophecy. Ang message ng Panginoon sa atin, ganoon din sa message ng mga propete. Sa paggawa ng mabuti, at ang mabuti lang ang salita ng Diyos, aani ka ng kabutihan at buhay na walang hanggan. Pero kailangan piliin mo yun. Kasi nandun sa choice, ang ano, pinaka-importanting bagay. Pag pinili mo pananampalataya, kailangan mo magpakatatag hanggang wakas. At malaki ang, sa simula, malaki ang nagagawa ng environment sa tao. O sa kasinilang, ano nagsusurround sa'yo, ano nag-influence sa'yo. Pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang magwawagi. Kasi ako, ha, magpapatotoo ko sa inyo. Kasi lumaki ko sa isang tahanan na ang mga magulang ko araw-araw nag-aaway. Pag hindi mo narinig na walang nakisigawan, wala. So ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay. Kasi ang loob ng bahay, wala kang makikita ng pagmamahalan eh. Araw-araw nag-aaway. Hindi lumaki ko sa kalye. Naku, sa labas naman ng kalye, grabe. Grabe influensya dito. Bawat lugar, may sugalan, may lasingan, drugan, baksakan ng mga droga. So sa labas, lumaki naman ako influensyado ng mga kasamaan. Sa loob ng bahay, ayoko kasi lagi may nag-aaway. Nung lumabas ako, mas grabe pa na sa labas. Nandun na lahat. So doon ako lumaki. Bata pa ako, natuto na ako magsugal. Maliit pa akong bata, nakakaray cruise na ako. Dumadayo pa ako ng karay cruise. Bata pa ako. Siguro mga 7 years old lang ako noon. Pagdating ko ng 8 years old, marunong na ako magmadyong. Pagdating ko ng 13 years old sa graduate ng elementary sa high school, natuto na akong umitip ng marijuana 13 years old. Kasi ang marijuana noon pinamimigay lang sa high school. Ang daming takot eh. Eh ako naman iba ako eh. Mahilig ako mag-explore eh. Adventurous yung character ko eh. Ipinamihabi ko doon sa nagbibigay, ano yan? Habi yan, marijuana yan. Maganda sa iyo yan. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Iititin mo yan. Magkano ba yan? Hindi, libre lang yan. Bigay lang siya. Di kinuha ko, libre eh. Mahilig ako sa libre eh. Di, tinesting ko yun. 13 years admitted. Naku, eto, nung dumating na ako sa pagka-graduate ng high school. Lahat ng grupo ko sa high school, lahat yun dumudurog. Nagtayo ako ng grupo. Ma-oval na grupo. Lahat yun dumudurog. Paglabas ko ng high school, pumunta, nag-enroll ako sa UA, yung barkada ko dito, sinundan pa ako. Yung pinsan ko si Bit, tsaka si Eric. Magaganda eskwela nila, Adamson si Bit. Si Eric, Mapua, Makua. Pumunta sa UA kasi para magsama-sama kami. Naku, doon na lumago. Doon na lumago yung aking kasamaan. Eh, panahon pa ng mga rally noon. Sumasama kami sa rally, yung lugar ng, ano, magulo yan, Gastambide, CM Recto, dito sa may Centro Escolar. Naku, layong center doon sa may Mercury. Sa Corona, nandun, nandun, lagi nag... Ah, sumasama kami sa rally noon, pero nag-iikitan lang kami sa likod. Barkada lang kami. So, ibig sabihin, lumaki ko na masamang-masama talaga. Hanggang ito nang lumala,
wala na. Na-influence na ako ng to. Akala ko, kaya ko drugs. Nung pala, nagoyo ako, hindi ko pala kaya drugs. Ako yung natalo. Akala ko, kaya kong kontrolin eh. Hindi pala kaya. Ako na-control. Pero kung may plano ang Diyos sa akin, dahil sa pangyayaring yun na naghanap na talaga ako ng naghanap. Kung hindi siguro ako nadurog ng nadurog araw-araw, hindi ako maghahanap. Biruin mo, from 13 years old to 28 years old, 15 years. Walang babaan yun, lagi ka nasa taas. Sabog ka lagi ng uppers o kaya downers. Ang downers, mariwana, alak. Yung mga uppers, syabo na yan, hindi ko tinikman yan eh. Kasi binabasa ko muna ang droga bago ako tumira. Hindi ako basta titira na hindi ko alam. Ayan, cocaine, nakapag-cocaine. Heroin, hindi. Morphine, hindi. Kasi may karayom yun eh. Ayoko na nagsasaksak, parang delikado eh. Ayan, syabo, hindi ko tinikman yan. Synthetic yan eh. So, nung tawagin na ako ng dyan, pala, may calling ako noon. Kaya pala, umiiwas na ako sa droga, tinatawag na ako ng Diyos noon. Kasi ang gusto ko talaga, yumaman. Magkaroon ako ng maraming anak. Sa lahat na makuha kong babae, aanakan ko. Ang naging parang, ano ko, idol ko, si Solomon eh. Kaya alam nyo, talagang sumama ako noon, sa college. Alam nyo kung ano baot ko sa college? Alam nyo kung ano, pills. Isang banig na pills. Oh, para pag may sumama, bigay ko siya, oh, inumin mo yan, ha? Araw-araw, ha? Para hindi ma-set nun. Ganun ako kasama nun. Pero nung tinatawag na ako ng Panginoon, kasi meron din ako mga siyota, eh. Nangungusyensya na ako kasi nilolokohin ko lang, eh. Bakit gano'n na, parang ayoko na, parang ayoko nang lokohin to. Hindi yun, hanggang dumating, may calling na pala ako nun. Hanggang sa ayoko magsinungaling, ayoko na madumi. Nagpakalbo ko, haba ng buho ko, eh. May picture ako ng haba ng buho ko, hanggang balikat, kulot ko eh. Robert Plant ang dating ko. Tapos ayun nga, nagpakalbo ko, nagalit tatay ko sa akin. Hindi niya alam ang motibo eh. Kasi tingin ko sa sarili ko, pag nagpakalbo ko, malinis na ko. Ayoko lang magsinungaling. Nung pala, yung pala yung simula ng calling. Kaya nung tawagin ako ng Panginoon, naghanap na ako. Nagbasa-basa ako na kung ano-ano tungkol sa lahat ng religion. Tapos nag-attempt akong umaten. Alam niyo kung saan pa kami umaten? No? Sa where else? Alam niyo doon sa may green belt? Sa lugar ng ano-ano, nung umaten, meron doon where else na nightclub. Yung pastor doon nag-preach. Doon pa ako umaten no? Sa where else. May mga kasama. Pero wala akong mga ano doon. Hindi ko gusto mga sinasabi. Dito lang pala sa sariling bahay. Hanggang sa dumating kaya, kahit sina Pastor Phil, naging member ako dyan. Hanggang sa tinatanong ko nga na, kasi nabasa ako sa Bible, except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Except a man to be born again. Nagtatanong na ako, ano yung born again na yan? Wala, hindi rin ako makontento sa mga sagot nila. Right? Pero nakinig pa rin ako nakinig. Si Brother Manny lang ang nagturo no, na naintindihan ko, yun pala yung pagiging born again. Tatalik daw yung dadihan mong pagkatao, yayakapin mo pananampalataya, isisilang ka muli, bibigyan ka ng Holy Spirit, ibabaptize ka sa Spirit, mabubuhay ka sa kabanalan. So nung maintindihan ko na yun, sige nga, paano nga? At yun, tumanggap ako sa Panginoon, nababtize ako sa Spirit, hanggang sa'yo, pero ganun pa man, kahit nagbaptismo na ako, nababtize na ako, ganun pa rin ako, loko pa rin ako. Kristiyano na, pero hindi yung masasamang kasalanan. Yung kalukuhan lang ng pagiging lalaki, ganun. So hanggang sa tumagal ng tumagal, nung tawagin akong pastor, doon na ako nagsimula talaga na ano, magpakabanal na. Pero bagamat pastor pa rin ako nagpapakabanal, hindi pa rin talaga ako nakakasunod ng totoo. Yung pagiging pastor ko, hindi ko rin nagaganap. Wala nga ako pinag-paperin sa member ko. Pero nung maestro ako, yun na yung last stand na talagang binanata na ako ng Diyos. Nung maestro ko, yun. Talagang hindi ko na matulungan ng sarili ko. Lahat-lahat. Wala akong kakayanan sa sarili ko. Ganun pala ang calling ni Lord para ituwid ka, para mapasunod ka at magpakabanal ka na, ibabalabag ka. Katulad ni Jacob. Malakas si Jacob, supplanter yun. Ano yun? Tuso. Tinuso niya si Esau eh. Pero nung gabi na yun, nung tumatakas na sila, nakipagbuno sa kanya ang anghel. Ngayon, hindi siya nagpatalo. Nilabanan niyo, ay nagwagi siya. Pero pinilay yung paa niya, yung hita niya, pinilay. Talaga nakaranas si Jacob ng talagang nagparalyze siya, para siyang na-stroke. Nung pala, hindi nang calling ni Jacob, kaya sabi ng Diyos sa kanya,
Mula ngayon, hindi ka natatawagin Santiago o ako, kundi Israel. Nagtagumpay ka. So, ganun din ako, nagtagumpay din ako. Pero hindi naman nabago yung pangalan ko. Ganun pa rin. Ngayon, nagkaroon ako ng idea, no? Tinitignan ko yung mga pangalan sa Google. Kasi may Google Assistant, sasabihin mo lang, what is the meaning of Lauro? Sasagutin ka ng Google. So, ngayon pa lang Lauro, victorious pa lang meaning nun. Lawrence naman, ano, brightness. Tapos, yung cross, suffering yun, cross. Tapos yung kumalik, sa Hindu, generosity pala yun, tsaka kindness. Sa ano naman, sa Igorot naman yun, you are welcome, ang umalik. So, binubuo ko yung pangalan ko. Yung pangalan ko mismo, yun ang experience ko. Kasi nasa pangalan talaga eh. Yung pangalan mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos na magiging buhay mo. Sa langit, papalitan na pangalan natin kasi magiging Diyos na tayo dun eh. Papalitan na pangalan. This time, tinignan ko nga ko, ano kaya ang meaning ng Manuel? Alam natin yun, Emmanuel, God is with us. Providence, providensya. Eh, nilolo ko ngayon si Manuel. Alam mo, may mali dun sa pangalan mo. Dapat Emmanuel, God is with us. Emmanuel na, hindi ulang ng God is with us. God is not with us yun. Yung providence, okay, pero hindi. Sabi ko siya, hindi. Yun pa rin yun. Yun pa rin, yung Emmanuel at saka Manuel, yun pa rin yun. God is with us. Eh, totoo naman, God is providence, di ba? Magiging doon na kayo. Magiging doon niya na si Marley. Tapos, tinignan ko rin yung pangalang Evelyn. Alive. Ang ibig sabihin pala ng Evelyn, alive. Tinignan ko si Claire, bright. Ang ibig sabihin na. Tinignan ko si Carlito, little. Ibig sabihin ng Carlito, small. Tapos, tinignan ko yung Reyes, ruler. Mababang ruler pala ang meaning ng pangalan Carlito Reyes. Tinignan ko si Bon, ano siya, hope. Ibig sabihin nun, northward, mini hope. Tinignan ko yung komedya. Yung komedya, parang ano yun, yung comedy in theater. Tinignan ko naman si Roseval. Roseval, a beautiful name of Rose, dun sa railroad sa California nun, panahon yun ng ano, nung gold rush. Roseville, isang lugar yun. Tapos, conception, tinignan ko. Conceiving, parang nagkukonception. Immaculate conception. Conceiving like a baby. Ano ba ba tinignan ko na yun? Tinignan ko rin yung Rosaline. Gentle horse and Rosaline. Tinignan ko Luz Biminda. Matindi si Luz Biminda. Pilipinas to, Luzon, Visayas, Mindanao. I-search niyo minsan. Ah, kasi ko, hirap na ako magpapindot eh. Sasabihin ko na lang, okay, Google, what is the meaning of prayers? Sasabihin sa inyong Google, gano'n. So, sa na-interest ako, even the name. Kasi tinama si Jacob, ginawang Israel. Si Saul, masama si Saul, ginawang Pablo. Ibig sabihin ng Pablo, little, humble. Katulad ng Carlito, little, humble yun. Eh, totoo naman, nagpaka-humble si Lito. Nag-rule siya sa sarili niya, ruler siya. Tinignan ko yung nasabi ni John, nag-build up kami ng safe. Sabi ni John, dati sino to? Romulus, Solomon, Paro. Sabi ko, sino yan? Alam mo, Romulus, si ano, si Molen. Nung pala, Solomon pala, di na itinignan ko rin. Ibig sabihin ng Romulus, ruler of Rome. Yung naman Solomon, man of peace. Yung Paro, tinignan ko, Paro, ruler of Egypt. Sabi ko, nasa gitna yung ano, yung gitna ni, ano, ni Molet. Pipili siya doon. Gusto ba niya ruler of Rome or ruler of Egypt? Parang pangit. Man of peace na lang. Blessed are those who are a man of peace for they shall be called children of God. So, nandun pa rin sa gitna yung ano niya eh. Sabi ko, testingin niya yung mga pangalan, yung mga meaning. Kasi, pinapalitan ng Diyos eh, ang mga pangalan. Yung Sarai. Sarai, ibig sabihin nung baog eh. Sinabi na ng Diyos na napalitan yung pangalan Sarah. Yung Sarai, hindi na Sarah. Si Abraham. Pinalitan Abraham. Bakit? The father of many nations. So, ibig sabihin, ang mga pangalan natin talaga may mga meaning. Pag chinit mo, makikita mo buhay mo to. Sabi ko, oo nga, ano nasa pangalan. Alam niyo ba sa internet, may nag-o-offer niyan, bibigyan ka ng bagong pangalan, babayad ka lang. At ibibigay sa'yo bagong pangalan, may prosperity. Ginawang negosyo. Kasi nakikita din nila yung pangalan, meron din nagaganap eh. Kaya may change of name eh. Tayo hindi, pagdating sa langit, papalitan ng pangalan. Magiging katulad na tayo ng Diyos eh.
At bibigyan ng Diyos tayo ng batong puti na siya naman nakakaalam ng pangalan. No, ano kaya pangalan natin doon? Iba natin alam. So, ibig sabihin, may message ang Panginoon sa atin na saan mo ba gusto? Eternal life o eternal damnation? Saan mo ba gusto? Buhay ba o kamatayan? Ikaw ang pipili, excuse me. So, nung ma-realize ko ang buhay, ang pinili ko, buhay. Pagpapala, langit. So, doon ko na tinuon ang buhay ko sa pagiging pastor. The rest of my life na dito na. Dito na ako mamamatay, dito ako mabubuhay. Natagpuan ko na hinahanap ko. Kasi nag-i-explore talaga ako. Sa dami na exploration ko, ako na biktima eh. Pero yung kahuli-huli ang banat ng Diyos sa akin, stroke. Katulad kay Jacob, stroke eh. Paralyzed si Jacob, hindi nakalakad. Ako din, hindi rin ako nakalakad. So, nagtagumpay si Jacob sa pagiging supplanter. Tuso yan eh. Ako, tuso din ako. Ang mga pangalan ng anak ko, ang gaganda. Peter, the rock. At iba yun. John, the gift of God, the grace of God. God is good. Daniel, God is judge. Puro nakakabit doon ng Diyos. Kaya kayo, kung magpapangalan kayo sa magiging anak nyo, kunin yung biblical name. Huwag nyo kunin si Nabal. Eh, si Nabal, ano yun, namatay na heart attack yun dahil hindi niya binigyan ng tulong si David. Biri mo, suportado siya ni David sa buong buhay niya. Humihingi lang si David ng konting tong. Sabi niya, puta nga ka kayo kay Nabal. Sabihin niyo, kailangan natin itong ganito. Eh, hindi pinagbigyan. Ang ginawa ni Nabal, nagluto ng puluta, nag-inom ng nag-inom. Yung kainom niya, ayun, na-stroke yata o na-heart attack, patay. Eh, kung lulusubi na ni David siya, Nabal, galit eh. Kasi hindi nagbigay, hindi sumuporta. Doon lusubi na siya ni David, sinama siya na Joab. Si Abigail, yun yung asawa ni Nabal. Sabi ni Abigail, pupuntahan ko si Haring David para ako'y makiusap na huwag nang patayin si Nabal. At ngayon, pupunta si Abigail, nasa lubong ni David. Sabi ni Abigail, Panginoon ko po, pwede po ba huwag nyo nang gantihan ang aking asawa na huwag na huwag ngayon, baka magdungis pa ng dugo ang inyong mga kamay. Ang hindi alam ni ano ni David, pinatay ng Diyos si ano, kinabal. Naging asawa pa pala niya si Abigail. Kasi no, pwede mag-asawa ng marami. Pito asawa ni David. So, ganun. So, nasa pangalan eh, Balaam. Si Balaam, propeta, pero hindi naging tapat na propeta. Sino pa, excuse me, sino pa may mga pangalan sa Bible? Kung yung Miriam, Mary yun eh. Bitterness yun. Ibig sabihin na. Mary. Miriam. Marami pa ikausapin nyo lang ang Google. Kahit anong pangalan ng ano nyo. Kaya pag ano kayo, yung anak ko habang kay Jeppo, hanap kayo ng magandang katangalan. Ang pangalan ng anak niya, Josiah Keon. Ang ganda ng meaning nun. God rises at saka God heals. Kasi dala-dala mo yun, paglaki mo yun. Kita mo ang fit-fit ng apo ko. Ang ginagawa ko sa apo ko, ginagala ko kung saan-saan. Binibidyo ako para may archive siya paglaki niya. Makikita niya, ang daming archives. Kasi ano yun eh, malapit na matapos eh. Ang hinihiling ko lang sa Diyos na mangyari, alam niyo. Yung sama-sama ko na dumami pa yung apo ko, tapos ang gagawin ko, magkukwento lang ako sa kanila. From Genesis to Revelation. Tapos pagkatapos ng kainan, kagulo na. Gusto ko magulo, maingay ng mga bata. Gusto ko nagkakagulo, making a joyful noise to the Lord. Sa langit, lagi tayo nagkakagulo dun. Nagkihiyawan dun, nagpupuri sa Diyos dun. Maingay sa langit, nagkakapuri lagi. E kung ang loob ng bahay, alam niyo sa loob ng bahay ng mayaman, parang simenteryo. Napakatahimik. Ang magulo lang dun, alam niyo yung mga katulong, nagchichismisan. Pero yung nanay, nasa Madjuman, at yung tatay nasa kasino, yung mga anak nagdodroga. Napundo sa mga ano, sa mga bar, sa nightclub. Pag nakita-kita, magsusumbatan niya. Ganoon lang, kung buhay ng mayayaman. Punta ka sa mahirap, nakakasaya. Kahit nakakita nga ako mag-asawa, nakatrike lang, tuwan-tuwa sila eh. May isang anak nakasakay sa trike eh. Ang kinakain lang nila, ano eh, nilagang saging lang. Pero masaya buhay nila. Eh sana maging Kristiyano para mailigtas na ito. So, ibig sabihin, hindi sa kasaganaan ng buhay na babatay. Kung hindi sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pag-asa sa Diyos.
ang buhay natin, kasamantala eh. Minsan lang to eh. Isang beses, hindi to uulitin. O kung hindi uulitin, napakatalino ka na. Hindi ka na muli pang pababalikin dito, minsan lang tong earth. Na to, papalitan na to ng bagong earth. Minsan lang ang buhay. So ano gusto mo? Eternal life? Eternal damnation? Nasa iyo yan eh. Kung ano pinili mo ngayon, yun ang future mo. Kasi kung babalik ka sa nakaraan, magsisisi ka, mamumroblema ka, mapangit ka. Pag mabubuhay ka sa future, matatakot ka. Naku, baka mapunta ako. Mabuhay ka ngayon. Kung ano yung buhay mo ngayon, yun ang future mo. Kaya kung ang buhay mo ngayon, nananampalataya kay Kristo, pinili mo eternal life, magpakatagitag ka dyan. Magpakatibay ka dyan sa pananampalataya hanggang sa dumating siya. Huwag kang magmamaliw. Kasi yung pangalan mo mismo eh. Tinignan ko nga Albert eh. Ang nakita ko lang Albert, walang T. Ano, motel in Taipei. Si Claire pa ka, ang pangalan, bright eh. So may mga meaning lahat eh, mga kapatid. Eto, kung eternal life ang pipiliin mo, ito sabi sa Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning sa langit at sila nagpapabalik ng marami sa katwiran para mga bituin magpakailanman. So glorified ang ibig sabihin yun eh. Glorified body, parang bituin. May sariling liwanag. Kasi ang buwan, may hinilang ng liwanag sa araw yun. Wala siyang sariling liwanag. Katulad ni Lucifer, wala siyang liwanag. Tagapagdala lang ng liwanag. Eh, natundi yung dala niyang liwanag. Nahulog siya sa lang, mula sa lang. Si Kristo, ang light, God is light. Si Satanas, hindi, bearer of light lang eh. Eh tayo, katulad ni Kristo, we have the light. Kaya nasa atin ang liwanag eh. So yung liwanag niya sabi, ilagay mo sa tamang lalagyan, hindi inilalagay sa ilalim, sa ibabaw, para maliwanagan ang lahat. Maliliwanagan kasi pag natin mo, kahit napakaliit na liwanag sa ibabaw, maliliwanagan lahat. Kasi nung bumagsak yung poste, brown out sa amin. Eh, ang bahay namin, parang sine, pag nag-brown out, talaga, puro itim lahat eh. Eh, nakakita ko sa ano, sa Shopee, yung mga paro-paro, 6 na piso lang. Ang tagal ng buhay nun, may battery operated yun eh. Lahat yung sala namin, puro paro-paro, makikita mo. Pag brown out, bubuksan ko lahat yun, para may Christmas light ka na. Pero maliwanag. Kwarto ko, meron din paro-paro. May 6 na piso, free delivery pa. Bumili nga ako, 2 paro-paro. Kaya kung tinan nyo yung sala ko, pag nag-brown out, may panlaban ako sa brown. Kagaya kanina, nag-brown out. Ikaw mo maliwanag, hindi ko nabunuksan yung paro-paro ko. Ang dami ko paro-paro doon, kapalitin. Tsaka bumili din ako ng mga flashlight na LED. Ang gaganda ngayon ng mga flashlight, mura pa eh. 50 pesos lang, LED pa. Tapos may rechargeable pa. Kasi LED dapat maliwanag na matipid pa. So ganun eh. Eh kaso kailan ba natalo ng diliman liwanag? Kailanman hindi natalo ng diliman liwanag. Kahit anong dilim, isang paru-paro lang ang buksan mo, liwanag na ng lahat. Eh ang dami pa paru-paro no, kaya maliwanag na maliwanag. So ganun ang sabi ng Diyos eh. Pag nakapagpabalikan ng kaluluwa, para ka daw glorified body sa langit na bituin. Ano ba yung pagbalik ng kaluluwa? Ikaw! Pabalikin mo muna ang kaluluwa mo sa Diyos para makapagpabalik ka rin ng marami. Paano ka makapagliligtas ng nalulunod kung di ka marunong lumangoy? Parehas kayong marunong. Di ba? Kung hindi ka marunong mag-drive ng kotse, paano mo tuturuan yung mag-drive? So ikaw muna. Paano mo mapapabanal ang isang tao kung hindi ka nagpapakabanal? Katulad ng mga magulang natin noong araw, nandito sabihin sa'yo, ikaw na nag-pray. O nung maging Kristiyano na ako, nung sabihin ko na sa kanya, kailangan sumampalataya kayo, magbasa kayo. Oy, masuuna ako sa'yo. Kapunta ka pa lang, pasapat, pauwi na ako. Tuturuan mo ko niya. Hindi jayabang eh. Wala namang alam ang mga magulang natin. Kaya sabi ng Bible, huwag kayo tutulad sa inyong mga magulang. Kontra eh.
Kung gusto mo ng eternal life, Matthew 25:23 ang kailangan mo. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan na iyong Panginoon. Tapat at mabuting lingkod. So yun ang kailangan, lingkod na tayo ng Diyos eh. Pag sumusunod ka sa salita ng Diyos, naglilingkod ka na sa Diyos. Ngayon, kung magiging tapat ka at mabuti, mananatili ka doon sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, alagad ka na. Alagad ka na ng Diyos. Kasi nung araw, ang sample dyan, yung istorya ni Gideon. Kasi ang Israel noon, sa pamumuno ni Gideon, may 32,000 na Israelites. Ngayon, sabi ng Diyos, hinihirang daw si Gideon na mamuno laban sa Midianites. Sabi ni Gideon, hindi pwede. Ako pinakamaliit sa Benjamites. Eh. Sa lahi ng Manasses, wala kaming kwenta. Dukha kami. Hindi pwede ako. Ikaw ang hinihira ko. Sabi niya sa Panginoon, sige nga, kung talagang kinakausap mo ko, ah, gusto ko ng tanda. Nang kasiguraduhan, bigyan mo ko ng sign. Yung lana ay inyong balat eh. Di ba, balat ng baka, balat ng kambing, lana yun eh. Sabi niya, kapag ang lana, basa at ang bukid o ang damo ay tuyo, hinira mo ako. Di kinabuksan, tinignan niya, basa nga yung lana, tuyo ang damo. Sabi niya, amin mo, huwag ka maghalit, isa pa, isa pa, isa pa. Kapag naman yung damo ang basa, ah hindi, kapag yung lana naman, ang may hamok at ang mga damo naman ang tuyo, hinihira mo, hindi ganun nga nangyari. Sabi na, oo nga, hinihira mo ako, pero paano? Ang gagawin mo, pupunta ka doon sa lugar ng Midianites, bababa ka, isama mo si Para, yung sidekick mo. Yung ano mo, killer mo, yung right hand mo, si Para. Pumunta kayo, bumaba, may maririnig ka doon. Di bumaba si Gideon. Aba, may nagkukwento, narinig, na naghihinip. Sabi nung naghihinip, nakakita daw siya ng isang malaking bato, palaki ng palaki, dinurog yung kampo nila. Tapos sabi nung ano, di ba yan ang tabak ni Gideon? Talo tayo pala sa gera. Nung marinig ni Gideon, umuwi na sila. Sabi niya, humanda kayo, 32,000. Sabi ni Gideon, sabi ng Diyos, dami-dami naman ang papupuntahin mo, 32,000. Ang dami yan, hindi ako maluluwalhati dyan. Sasabihin ng Israel, kaya kayo nanalo dahil sa lakas nyo, ang dami nyo. Ang dami yan. Sabi ng Diyos kay Gideon, tanongin mo kung sino yung takot, sino yung nanginginig, umuwi ng bahay. 22,000, umuwi ng bahay. Sabi ng Panginoon, 10,000, ang dami yan. Kailangan yung pipiliin ko, dalhin mo sila doon sa ilog, sa batis. Ngayon, painumin mo sila. Iinom yan sa batis. Pag may nakita kang uminom na humimod parang aso, din nila parang bowl yung batis, ihiwalay mo. Pero pag nakakita ka na gumamit ng kamay, uminom sa tubig, yun ang inihirang mo. So nahirang 300, kaya merong Gideon 300. Ginaya yan ang ano, the 300. Na ano, yung sa Spartan 300. Ginaya ang pelikula na yan. Ginaya din yan sa ano, The Alamo, sa Texas. Pero ang original niyan, Israel. O, di, tinuruan ng Diyos, 300 lang sila eh. Pero kailangan sundin mo instruction. Sabi ng Diyos sa kanya, o, ito instruction ko sa iyo, Gideon. Isama mo yung 300, magdala ka ng banga. Tapos lagyan mo ng sulo, walang tubig ha. Tapos, kumuha kayo ng pakakak. Pakakak, yung mga horns, mga ang pakakak ng araw, yung mga sumo eh. Maganda. Ngayon, wala no. Naghahanap ako na gusto kong bumili. Wala akong mabili nung tarotot na ano eh. Sungay, papatay ka pa ng isang ano. Isang bata, maraw pa ng mga huwan na ng tarotot no. O di nga, sabi ni Gideon. Kung ano ginawa ko, gawin ninyo. Pag ako'y sumigaw, sigaw din kayo. Alam nyo na gagawin. O yun. E di, punta siya. Yung kalaban nila na Midianites, saka Amalekites, ang dami. Pati mga kamelyon, sabi sa Bible, para daw buhangin sa dalampasigan, ang dami. Sila 300 lang, thousands and thousands against 300. Eh, hindi naman sila lalaban eh. Ang Diyos ang lalaban eh. Kaya napili na ng Diyos yung ano eh, susunod sa kanya ng buong
lulubos, tatanggap ng instruction yun. Masunurin yun. Kasi naging alagad yun eh. Eh di ganun nga ginawa. Sumigaw si Gideon, sumigaw din sila. Binasag ni Gideon yung baka, binasag nila. Tapos sumigaw sila, the sword of the Lord, the sword of Gideon. Alam nyo kung ano nangyari? Nung nagsisigaw sila, sila-sila na lasing eh. Nadurog yung mga amidya, sila-sila nagsaksakan. O di ba? Hindi naman yung 300 lumaban ang Diyos. O yung laban ni ano, ni David at Bigulayan. Eh kung titignan mo yun, talagang 10 piso laban na nun eh. Hindi pa binibitawa, kumbaga sa manok, hindi pa binibitawa, 10 piso na ang tawagan. Pero kita mo, bakit ganun nanalo si David? Nasa kanya ang Diyos eh. At ang ginamit ni David, yung expertise niya. Ano yung talent niya? Ang talent ni David, tirador eh. Sling. Doon siya magaling eh. Nakapatay siya ng leon doon eh. Ay binibigyan siya ni Saul ng ano, ng sandatan, laki. Mas malaki pa siya ni Ispate. Nilalagyan ng pangyong pang-combat, yung mga gamit ng pang-soldiers. Eh hindi makakino si David doon eh. At binibigyan ko kailangan niya. Patay agad siya doon kung kinuha niya yung paraan ng tao. Hindi, paraan ng Diyos, sabi niya. Eh di siyempre, si Gulayat, napapaloan niya naman yan. Laki nun eh, 10-footer yun eh. Pero hindi higati yun ha. May sakit lang yun na gigantism. Kasi ubos na nepili, ubos na higante. Wala nang higante noong panahon ni Noah. Yung mga yan na nakikita natin, hindi naman higante yan eh. 10 feet eh, higante ba? Ang higante, 35 feet. 3-story building, 4-story building. May sakit yan, sabi ng mga doon, gigantism. Kaya naging parang higante. Sakit yun. May yung kanilang mga hormones, may mali. Ay, hindi pa naglaban? Saan tinamaan siya, no? Sa noo? Kasi yung lugar yung noo sa mga Hindu, nandiyan ang center of ano eh, nervous system. Kita mo, may mga ano sila dyan, may mga brillante, mga Hindu. Ang daming kaalaman ng Hindu. Yung yin-yang. So, yan. So, yari, napugutan ng ulo ni David siya. Si Goliath. Sa paraan ng Diyos. Lalong matindi. Yung Wall of Jericho, alam nyo yung istorya niya. Lalong matindi yun. Talagang devastated yung Jericho. Pero hindi sila nakipaglaban. Ang Diyos ang nakipaglaban. Alam nyo yung instruction dyan. Kasi gawin ng Israel bago magyera, nagsusubo ng spy. Kaya the greatest spy is the Mossad. Yan ang mga spy ng ano? Ng Israel, Mossad. Talo niya ng mga CIA, mga KGB. Mossad ang pinakamahusay na ano, espionage. Kaya nga nanalo siya doon sa 1967 Six Day War. Ang dami nilang kalaban, ubos lahat, talo lahat. Bakit? Nalaman ng spy kung saan nandun yung artillery nila, kung saan nakalagay yung malalaki nilang mga weapons. Tapos naglagay sila ng dami. Painombombay ng Israel, nagtaka sila eh. Ba't ang binomba yung nakatago nila eh? Yung nakalitaw na exposed, hindi binomba. Talo sila lahat. Egypt, Lebanon, Syria, Iran, Iraq. Talo yan ng Israel. This time, matatalo Israel. Kasi kukubkubin ng Israel, kailangan mag-hari anti-crazy. Itatayo dun yung ano, yung Temple of God. Yun ang plano ni Satanas eh. Doon niya sasabihin yung I am God eh, sa Temple of God na yun. Eh kung hindi mananalo sila, paano matatayuan yun? Nandun yung Dome of the Rock ng Muslim. Pati Muslim naghihintay ng ano eh, ng Messiah. Kaya lahat tatanggapin nila eh. Lahat ng tao tatanggapin ng Antichrist. Eh biruin mo, meron lying signs and wonders. Yung isusugo ng Diyos ng dalawang kandilero. Hindi natin alam yun, si Elijah ba yun? Si ano ba yun? Si Moses ba yun? Basta may padala, tatalunin yun eh. Eh nagpapababa ng apoy sa langit. Tapos matatalo ng Antichrist. Sino hindi makukumbinse? Ang problema, after 3 days yun ahag, rarapturin yung dalawa, biglang tatayo, ito glorify, dadali sa langit. Kasi nung mapatayo, nagkaroon pa ng exchange gift eh. Parang Christmas Day. Nung mamatay yung dalawa, nagsayang buong bayan. Christmas gift, palitan ng regalo. Anak ko eh, nung tumataas na, ayun, natakot pa sila lahat. O alam niyo na, sunod-sunod na istorya to. Basta importante, yung pagpili. Sabi sa Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasilaba sa iyo sa araw na ito
na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ang pagpapala at ang sugpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang hindi. Sa araw na ito, the present moment, laging importante sa atin, what is now? Who are you now? It is the moment of now. Kasi yung now, ito ngayon eh. Kung darating ang Panginoon ngayon, ano ka? Nasa eternal life ka kaya o eternal damnation? Kung darating ngayon, ilin yung now eh. Yung now God, kaya now faith eh. Yung faith natin, laging ngayon. Yung pagganap natin, laging ngayon. Kaya sinabi naman ng Diyos na patatawarin tayo. Kasi alam ng Diyos kung nagkulang tayo. Kasi prepare ka naman talaga araw-araw. Araw-araw ang nananalangin. Araw-araw mo piniprepare ang sarili mo. Pag may aalis sa bahay mo, ini-intercede mo. Magiging ano mo yan, habitual na yan. Makita mo, lagi perfect. Kami pagpunta-punta namin sa medical city, umpisa ko na munang ipag-pray yun. Ini-imagine ko na kung ano gagawin namin. Panginoon, pupunta po kami nung kukunin nito yung kotse. Tapos, lalakad kami, sunduy kami. Patnubayan po kami, Panginoon. Tapos nasabihin ko, oh, mga ministering angels, alam nyo na gagawin nyo, ha? Kasi hindi makakapalag ang ministering angels sa atin. Sila maglilikod sa atin sa mga maliligtas, eh. Di ba nasa Hebrews yun? Hebrews 1.14 yata. Tingnan nga natin. Hindi sila makakapalag. Galit, patay sila sa Diyos pag hindi tayo tinulungan. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, mga anghel to, ministering angel, na mga sinubo upang magsipaglingkod sa kapitinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Alam niyo yung mga langgam? Meron doon queen na langgam eh. Ay, sana eh. Ay, hindi yata, langgam na yata may queen. May kanya-kanyang trabaho yung langgam. May soldier ants, may working ants. Meron doon langgam na ang trabaho niya, buntisin lang yung ano, queen. Yung queen. Pag nabuntis na, mamamatay na siya. Yun lang ang purpose niya. Ganon, meron, yung grasshopper. Pag nakabuntis siya, mamamatay na siya. Tapos na yung ministry niya. Inilagay ng Diyos yun sa bawat animals. Kanya-kanya. Ay, yung seahorse, ang nanganganak lalaki. Para patunayan na pwede mong anak ang lalaki. Kasi mas, ang masculine ng ama, lalaki. Sasabihin nila, mga anak ba yung ama, hindi naman babae. Ay, ba't yung seahorse ang anak? Lalaki. Oh. Paano mo ngayon kukontrahin niya? Kasi may mga nangukontra sa Bible eh. Kaya naglagay yan Diyos ng pruweba sa creation niya. Hindi ka makakaporma. At lahat ng creation niya, hindi nyo napapas, ibinatay sa transportasyon lahat. Tingnan mo yung sinsingita para mahaba train. Di ba? Tingnan mo yung tutube. Di ba parang blue thunder ng helicopter yun? Oh. Tingnan mo yung ano. Ano pa titignan mo? Yung paru-paro, parang hang gliding yun eh. Tingnan mo, ibinabatay ito. Pati pangalan, nakita nyo. Mustang. Kabayo yun eh. Ang tuloy ng Mustang. Oh, sa baril naman, yung mga Colt. Ganun eh. So mayroon din silang base, ibinasis din nila sa creation of God, lahat ng creation of man. Ayan, napakatalino ng Diyos natin eh. Hindi mo maaarok, hindi mo kayang arokin ng Diyos. Yung tanong na bakit may Diyos, ang galing ng Diyos, nalulula ako doon sa tanong na yun. Sa langit, ituturo ng Ama sa atin yun. Kasi yun ang tanong ko eh. Eh bakit ba may Diyos? Saan galing ang Diyos? Di ba paano sasagutin niya? Ang sagot lang dyan yung saan galing ang Diyos, yung ano eh, Psalm 92. Ito sabi, saan galing ang Diyos? Psalm 92. Bago lalabas ang mga bundok, o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga sa walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sige nga, sagutin mo nga ako. Mula doon sa walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, saan yun? Saan galing yun? No beginning and no end. God has no beginning and no end. So eternity. Perpetual, di ba? Kaya ako gusto kong bumili ng perpetual, ano yung pag halimbawa, pag tiginan mo, walang tigil yun. Yung mga creation ng tao, perpetual. Sa Shopee, may nakita ako eh. Kasi ang God is perpetual, ibinabatay din lahat nila sa Diyos eh. Lahat ng bagay, ibinabatay nila sa Diyos. Tapos sasabihin, walang Diyos. Galing daw sa Big Bang. Big Bang. Baka mga Big Bang ka ng Diyos niya.
Paano ang paniliwanag? Sumabog lang eh. May tao na. Sumabog lang, may hayop na. Eh, God is in order. Sa order lahat yan eh. Bago ka nilalit ang earth, millions and trillions of years siya. Bago niya eh. Nasa proseso lahat yan, nasa order. Tapos galing sa Big Bang. Hindi, sagutin nila yung tanong ko. Saan ang galing ang Big Bang? Sige, sagutin mo nga bakit nagka-Big Bang. Isip nila yun eh. Katulad ng evolution theory, isip nila yun eh. Galing daw sa one cell, animal ang tao. O eh, bakit ngayon, hindi pa rin tayo nag-evolve, tao na tayo. Dapat may mag-evolve pa, kung totoo yun. Yung unggoy sana, hindi na unggoy. Yung flat earth. Ano yun? Flat. Ano flat? There is flat. Ano magiging flat? And there is a circle, sabi sa Isaiah 40:22. The circle of the earth. Yun yung, siyempre, alam niyo yung mga Voyager nung araw, sina Enrique, sina Magellan, sina Marco Polo. Nagbo-Voyager sila around the world. Gusto nila patunayan kung flat ba yung earth. Kasi nakikita nila, baka mahulog sila eh. Sabi nila, sa kaya pupunta yun? Pwede, patay na si Queen Elizabeth ah, 96 years old. Kasi yung Queen and King, yun ang magsasabi sa'yo, sige, bigyan na pondo yan, mag-tour around the world ngayon. E di, gusto nilang i-prove, baka flat ang earth. Aba, eh, takbo ng takbo, hindi man lang nahuhulog, hindi nauubos yung dagat. Eh, nung mapatunayan doon sa ano, sa tawag dito, yung sa 11, ano yung mga rocket ship, no, market tubuhan. Noong 1963, kinuha nilang picture ba, bilog na ang earth. Di na i-prove, bilog ang earth, hindi flat. Na-improve din nila eh. Kaya nga discover ni, ano, best Amerigo Busquitsi, eh Busquitsi, Amerigo Victorino, yung New World, yung Amerika. Kaya Amerika, Columbus pala, si Columbus, kaya may Columbia. Nakalimutan ko lang history, elementary pa lang yan, pinag-aralan na natin. So ibig sabihin, walang bagay na hindi may pinanggalingan. Eh yung man yung tapos. Deho. Basta ako, ang sabi ng Bible ako, there is, ang sabi ng Bible, Isaiah 40:28, the circle of the earth. Kahit sa i-prove nyo pa yan, ayan yung flat, ako maniniwala ito. Eh, sabi ng Bible. Basahin nga natin yung Isaiah 40:22. Yun ang sabi ng Bible. Ano, babatay ba tayo sa karunungan ng tao, idea ng tao? Hindi. Eh, nakarating kaya yung ano talaga, yung ma-aflo ng sabuan. Eh yun naman, hoax na naman niya, sabihin. Eh paano mapipicture niyo kung hindi nakarating doon? Isaiah 42. Saan kukuha ng picture yun? Mag-i-imagine. O ito, siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang nananahan doon ay para mga balang. Balantok ng lupa. Siyang naglakdag ng langit na parang tabin at inilalad na parang korda upang takpan. Isaiah 40:22 ba yun? Ano ba yung Tagalog to? Balantok. Circle. Balantok. The circle of the earth. Sino ba may King James sa inyo dyan? Circle of the earth yun. Ito balantok ng lalim nito. Ano itong balantok? So mga kapatid, kainan na tayo. Amen na.